1-1. Andyan ba si Kristo? Yes. Hindi, yung lantarang basa. Wala, di ba? Wala. Si Kristo ay nasa? Verse 2. Di ba? E ano yung verse 2? Bagong tipan. Susog. Susog sa? Nabuhay mo na sa patay. Susog saan? Sa pangalawang Adan. Susog sa pagkabuhay muli. Pagkapanganay. So, pagkapanganay ni Kristo, nasa verse 2. Amen. At nasa verse 2, sapagkat nilalang sa kanya, nilalang lahat ng bagay, ukol sa kanya, para sa kanya. Sa verse 2, itinalagang, tingnan nyo barley to, itinalagang, tagapagmana, ng lahat ng bagay. Ngayon, kung itinalaga, wala pa siya dun. Alam mo yung itinalaga? Hindi yung, ano, teka, hindi mo muna tanggapin. Eh, turo ng ari yan, tagapagsalita na si Kristo eh. Di ba? Turo ng ari, tagapagsalita na si Kristo. Sa verse 2 lang siya tagapagsalita, sa verse 1, ano siya? Panukala. May nakasulat mo sa Biblia, panukala siya dati? Meron. Yun ang hiwaga. Berlito, alam ba yung paliwanag mo? Yan ay paliwanag din ng Trinitarian. Yan ay paliwanag din ng Arian. Yan din ang paliwanag din ng subordination ni Soranian. Soranian. Subordination ni Soranian. So, hindi ba, by the way, hindi lang si Eli Soranian yung subordination niya. Yung fourth one, subordination ni Soranian. Kasi yung unay. So, halos paliwanag nila lahat, pareho-pareho dyan, pati sa Proverbs. Pero ang na-miss nila, yung Logos. Na-miss nila yung panahon. Okay, ano mas mahalaga? Yung nangyari noon o yung nangyari ngayon? Nangyari ngayon. Ano yung nangyari noon? Pinapakita yung mangyari ngayon. Bigyan ko yung talata, pakibasa. Juan 17:5. Lolhati noon. Ginagamit din ang manis yan. Naku, halos na gumamit din yan. Nang mali. Kasi yun na lang na tinanggap ang lalaki noon. Kapakibasa, Barney, ito. 17:5. Sundan niyo, maganda to ha. Sana matake note yung talata. At ngayon, Ama. Juan 17. Ako, yung aking tinamo sa'yo. Sumunod na gameplay. Tingnan nyo, may luwalhati na si Kristo tinanggap noon. Kaya nandoon na siya dati. Sabi sa akin na lahat, Juanes, Trinity, no? Subordinationist, lahatin mo na, Arian. Halos lahat na, ganun ang Juan 17:5 nila. Unawain nyo to. Ano ang higit na luwalhati tinanggap niya? Yung pagkabuhay o yung bago lalaki ng sanlibutan? Nung bago lalaki ng sanlibutan, mayroon bang pananagumpay doon? Eh, nakapanukala eh. Bakit? Sabi, luwalhatiin mo na ako. Yung tinamo ko bago ang sanlibutan naging gayon. Eh, kung tinamo na niya, bakit pa niya hihilingin? Bakit pa niya hihilingin? Kalimutan eh. Hindi. Kaya niya hinihiling, yung tinamo niya noon, yung luwalhati ng pagkabuhay sa panukala ng Diyos. Sa panukala. Nakita na ng Diyos yung pananagumpay niya at nakahanda na yung luwalhati sa kanya. Talata. Revelation 38. Alam na yung Revelation 38. Oh, yung pinako na ang kordero bago itatagal sa libutan.